Pambihirang buhay to guys. Bakit ko nasabing pambihira? Siyempre, mayroon tayong pambihirang karanasan. Siyempre, may trending ngayon, di ba, sa Jollibee. At mayroon din tayong experience dyan na hindi maganda. Pero, depende yan sa nagdadala kung paano natin ihahandle yung mga pangit nating karanasan at kailangan pa bang paabutin sa kung ano-ano paano. At nakapulot din ako ng pera doon at yan ang ating pag-uusapan. Ito ulit tayo guys, pero bago tayo magpatuloy, syempre, yung mga bago lang sa ating channel, abay mag-subscribe na po kayo, huwag kayo magpahuli at i-on ang bell na sa ganoon ma-notify kayo pag nag-upload tayo ng mga content, mga review no, about sa mga coins. At syempre, hinahaluan na natin ng ibang mga kwento ang ating pag-review ng barya na sa ganoon hindi naman maging boring, no, pero hindi pa rin naman mawawala yung pagbibigay natin ng mga value at review dito sa mga coins no. So guys, ito, alam niyo ba yung nangyari doon sa Jollibee no, yung babae na bumili tapos dideliver doon, binuksan eh, meron daw towel no. Ayan, hindi naman natin maiiwasan niya kung kanino bang pagkakamali yan. Maaring sinadya, maaring may nagsadya doon mismo sa Jollibee or yung mismo bumili no. Ayan, at bago na naman patuloy guys, siyempre itong ating 2017, alam nyo na check ko, tumaas na pala ang value nito. Ayan, nagulat din ako, sabi ko ba mukhang ito na ang pinakamataas na value ngayon sa n.tumista.com. At isasabay na rin natin yung ating karanasan doon sa Jollibee. Alam nyo ba, nakapulot ako ng year 2017 noong nagpunta ako sa Jollibee no, para umorder ng takeout no. At nung na-order ko na yan, hindi agad na iabot sa akin yung sukli at hinayaan ko lang ano, dahil yung order tatawagin pa yung number mo no. At nung tinawag na yung aking number, doon ko sinabi na sabi ko hindi pa po ako nasuklian. So nagulat yung crew no, pinuntahan doon yung kahero yun eh, at nag-usap-usap sila, chinik nila, hinayaan ko lang ano. At maya maya tinawag ulit ako, sabi sa akin nung manager yata yun eh, sir pasensya na po, nakalimutang ibigay yung sukli mo. So sa akin sabi ko, siyempre okay lang po yan, di ba? Wala nang problema, at least sumingi na ng pasensya. Yung mga ganyang pagkakataon eh, kahit saan ka pumunta, di ba, hindi maiiwasan yan kahit anong kainan pa yan, pero dapat may handle mo na maayos, di ba? At hindi mo namang kailangan sirain yung buong kumpanya, di ba, kung ano man yan, kung anong Jollibee ba yan, di ba, McDo ba yan, no? Importante dyan, maihahandle mo at dapat pasensyoso ka. Hindi naman kasi nga naiiwasan yan. At may nakita ko 10 piso doon sa pila, abay walang dumadampot. Eh nagkukuli ako ng pera. Abay naglakas ako ng loob na damputin yung 10 piso na yun. Maraming tingin, sabi ko, pakiko, eh pera to, 10 piso to, kinuha ko nung dinampot ko year 2017 pala siya. So di umuwi ako, kumain ako sa bahay at kinain ko yung aking yung Jollibee namin na in-order ko. So wala naman naging problema at nakapulot pa nga ako ng 2017 kahit nagkaroon ng aberya doon sa aking sukli. So sa akin siyempre okay na yun no? Charge to experience na lang yung mga ganon. Kaya next time pag hindi na iabot agad yung sukli, ipalala nyo lang agad. Ako lang kasi sinadya ko lang naman na tignan ko anong mangyayari, di ba? So overall, naayos naman at yung pagiging pasensyoso ko eh, yun ang nagdala. Hindi ko pinairal yung init ng ulo at doon. Hindi ko rin naman pinagalitan, wala akong pinagalitan doon. At siyempre kung ano man magre-reklamo ko pa ng husto eh, kawawa naman yun, nagtatrabaho lang doon sa, hindi naman maiwasan, nagkakamali tayong lahat. So ayan, magtuloy-tuloy na tayo sa ating year 2017 na barya. Ba guys, tumaas na pala ito. Oh. Tignan ninyo. Pero unahin muna natin itong 2016. Total, kita naman siya sa screen nito. 2016, 1.5% na pala ito. Eh. Meron tayo nito. Dalawa. At reverse trib yan. At walang ibang variation sa ngayon. No? Ayan. Tapos, year 2017 na reverse 3B. Guys, 6% lamang ito. At nung last month lang, pumunta ako dito sa Nimista para mag-check. No? Halos walang value ito eh. No? Guys,
Tapos yan, chinik ko ngayon, kanina lang. Nagulat ako, sabi ko, wow, extra fine condition, 178.71 na ang value palitan dito sa n.mista.com. At sa uncirculated ay 10.44. Ayan, marahil magtataka kayo, oh, bakit ganun? Bakit mas mataas yung value na extra fine kumpara sa uncirculated? Eh, uncirculated yan, mas maganda ang condition nun. Ganto kasi yan guys, no, pansinin nyo muna yung year 2016, di ba, mas mababa yung mintage, 1.5%, pero walang value. Ganto kasi yan, yung mga ganyang mababa ang mintage, mababa ang frequency dito sa n.mista.com, yun po ang nagiging mataas ang palitan sa labas. Kung makikipag-transa ka na sa labas, di po ba, kung 2016, walang value rito. At i-compare natin dito sa 2017 na extra fine 178, ibig sabihin yan sa labas itong 2016 na 1.5%, eh mas mataas syempre sa extra fine condition, mas mataas na po yan. At sa uncirculated 10.44 lamang, eh dito lang kasi yan sa ano guys, sa n.mista.com. pero yung uncirculated condition na reverse 3B, kung makipagpalitan ka sa labas, kabaliktaran po yan. Mataas na po ang value ng uncirculated condition na year 2017. Mas mataas po sa 178. Di ba guys? So sabihin natin 300 dyan. 200 to 300 dyan sa labas. At isa pang ding katanungan, bakit bigla tumaas itong year 2017 na ito? Masagot dyan sa akin lang guys, no? Sa tingin ko, tumaas yung kanyang demand, no? Maraming nag-collect na itong 2017 na ito. Ganun yun. Pag tumaas ang demand, mababa ang supply, tataas ang kanyang value. Yun, ganun po yung guys. So ayan, 2017, i-check nyo na agad ang inyong mga year 2017 dyan. At baka wala pa kayo, abay mag-safety na kayo dyan. At tataas pa yan sa darating na mga panahon. So ayan, na-content na natin ano, year 2017 at yung ating karanasan doon sa Jollibee na yan, ano. At mag-comment kayo guys kung ano yung inyong mga naging experience, no, na hindi maganda, kung at kung paano nyo ito na naayos, kung paano nyo na-handle yung mga sitwasyon, yung mga pagkakataon, di ba? Syempre, no, mag-comment kayo kung meron din kayong year 2017, paki-share sakali may online Facebook page sa yung maganda ang coins, at baka may magka-interest guys, no. So ayun po ang kabuuan ng ating content. Maraming salamat ulit, ano. Until next time po guys, no. God bless you all. Out na po tayo.